Welcome back to my another vlog. Again, Lara from the mountains. The only one laring in the Philippines. Bukid nun. Char bukid. Bukid pala. Bukid nun. So guys, nakausap ko si fiancé ngayon. Midnight in there sa kanila ngayon. Nagising ko na siya. Tapos, my fiancé is really good mood, which is really, really good. And he watching movie on his phone. Netflix, kung alam nyo yun. So, ayun, hinayaan ko muna. Then, I just told him, babe, whenever you're finished watching your Netflix, just call me right away, okay? So, I don't disturb you. I'll just wait your call. Wow, good girl sila rin ngayon. So, guys, naglilimpyo po ako ng fish. Look at that. Oh, ayan na yung nalimpyuhan ko. At ito na yung hindi ko pa nalimpyuhan. So, ito yung uulami natin hanggang until next week, char. wala yung pera yung laring nyo dito, guys. So, mag-budget-budget siya para, alam nyo na, para sa ekonomiya. Kasi, ano lang, wala naman akong trabaho. So, si fiancé sila po yung nagsusuporta. So, ayun. So, marunong tayo mag-budget-budget, ha? Meron naman akong YouTube, pero ayun, konti lang naman yung mga ads natin. Ma-skip pa. Oh, yun naman, i-skip yung ads ko. Oh, yun ba? Yun lang na nga yung kumikita ako. Ini-skip nyo pa, char. Yeah, pwede huwag nyo i-skip, guys. Para kumita naman yung vlog ko sa isang araw na peso, dollars, char. Ang hirap, no? Ang hirap talaga kumita ng ano, ay lalong-lalo na kapag dyan ka lang naka-ano sa ads, di ba? So, but it's okay lang. At least, lucky naman ako sa mga viewers ko ngayon kasi dumadami-dami na kayo. So, that makes me so happy, you know? So, yun. Listen natin to kasi ako, guys, anuhin ko to. Ginakuha ko muna yung himbis niya. Tapos, ginakuhaan ko na yung mga atay niya. Tapos, ato tong anuhin ka ng utangan, lagyan ng suka. Suka. Inununan ba? Tapos, magpreprito rin ako ng konti. So, ayun. Libre na yung ulam natin panihapon, di ba? Ako, Lord, alam nyo ba kapag kumakain ako ng isda ng marami, kumakati yung sampot ko. Shhh, huwag kang magsaba dyan na. Huwag nyo ipagkalat, ha. guys, bago lang to. Iwan ko kapag kumakain ako ng maraming isda. Like, isda ng isda talaga. Ako, iwan ko eh. Nakakahiya ka na rin, ha. So, bilis-bilisan na natin to eh, para matapos na to. Wow, pas sila rin. So, balikan ko na lang kayo, ha, kapag pinaprepared ko na, ipapakita ko sa inyo kung anong ilalagay ko sa inununan ko, ha. Diyan na kayo. Huwag kayong aalis, okay? So, ayan na siya, guys. Ayan na yung kamay ko. Nakatakuling yan sa lubutan. O, oh, diba? Char! O, oh, lagyan na natin yan ng suka. Wow, takuling pa more. So, ito yung natira, guys. Pipituhin natin to, okay? So, later na pagkatapos niyan. Kasi wala tayong extra na kalaha. Bilihan nyo ako, ha? Char. Ay! Susunod na natin yung penner ito, guys! So, yan siya. Ay! Huwag kang malikot, char. Oh, kaya nyo? At ato dito, oh. Bilisan mo yung char. Okay, you guys. Pagkatapos ito, guys, last
last natin gagawin is maglulungag na tayo. Oo nga pala, before I'm gonna start, I would like to shout out Rialine Mandal from Valencia City, Bukidnon, and also to Warren Gargar from Negros Occidental. Wow, parang madami na akong viewers sa Negros Eye. Thank you sa inyo. And of course, shout out to Jody Alcantara at saka Zelo Palma. So, thank you for always watching my vlog all over the world out there. Thank you for supporting me. And thank you also for always subscribing my channel, okay? I am here to clarify something about the vlog that I make, Char. So guys, so first, I'm gonna answer a question step by step. So guys, about sa nagtatanong sa akin kung bakit hindi daw kami nag-apply ng expedite, ano ba yun, English na yun, ay nakapanggigil ako sa mga ganong English. So ayun guys, hindi kami pwede niyan guys, kasi unang-una, my fiancé is not military. So, yung allowed lang maka-expedite ng mga expedite ng mga ganyan is military yung husband. So, hindi military si fiancé at wala rin kaming anak na magto-turn 21 na. Yon. Tama ba yon? Iwan ko. Basta yon yung pangalawa. If I'm not mistaken, but for sure the military husband it's that the number one reason why you can apply expedite. So kami guys, hindi kami allowed niyan kasi sinesearch na namin yan ni fiancé, okay? So nakakaingit man sa iba kasi nakapunta na sila, na nag-interview na sila, pero sa amin na kami 19 pa ang filer. So ayun, nandito pa rin mag 21 na. So ayun, so that's sad to say na tiis-tiis muna at hintay-hintay lang tayo hanggat everything's gonna be okay. Char, English na considering. About naman sa medical ko, my medical, it should be like, maka-adto ako sa Manila anytime I want going for, undergo for medical. Char, ano ba yung undergo? Ay, ano lang, yung mag-medical na ba siya? Gina-emailan ako ni Medical St. Luke's before, but hindi ako nagpunta. But anytime, kung gusto kong pumunta sa ngayon, makapunta ako. Pero, ginaano ko muna, ginatimbang-timbang muna namin ni fiancé. Kasi kung mag-medical ako, guys, na hindi pa open yung embassy, naku Lord, masasayang lang yung 17,000, right? Kasi madami sa ngayon na nag-medical na, pero nag-i-expire din. Kasi hindi pa open si embassy. So, ito kasi si fiancé, guys, kapag mag-email sa akin, sinasabihan ko siya, tapos hari ng hari siya, kagaya na lang na sinabi ko nga, babe, pwede na ako makapunta sa Manila, mag-medical ako. Sige, punta ka dyan. Hindi niya muna ginastudyahan yung situation kung anong mangyayari sa next. So, I just told him, wait, we have to talk about it. So, hayun guys, lahat ng mga bagay namin, pinag-usapan namin ni fiancé para matimbang-timbang namin kung ano yung mas matimbang yung kung muanhi ba tadiri or hindi ba kasi may pandemya, di ba? So ayun guys. So about sa pagpunta ni fiancé dito sa Philippines, hindi ko alam kung saan yun nakita ni fiancé, but nasa shock na lang ako, na surprise ako nung nag-open siya sa akin tungkol sa pagpunta sa Pilipinas. At na shock na lang ako sa mga comment no na hindi pa open yung Torres, ganun-ganun. Ano lang, oh, really? Ala, hindi ko yan alam, oy, yung hindi na lang ako nagtatanong ni fiancé tungkol sa ano, yung nag-open up siya sa akin na pupunta siya dito sa Pilipinas na lang. Of course, ako na-shock ako, na-excite ako. Sige, hindi na ako nagtatanong ng maraming tanong kasi nagsisearch naman siya. Pero hindi ko alam talaga na hindi pa pala open yung Torres. Kaya kinumpront ko kagabi si fiancé na, babe, hindi pa pala open yung Torres, babe. Bakit ka nagsabi-sabi na 14 days diyan at saka swab test? Sabi niya sa akin, iwan ko! Yung nakalagay doon. So, ayun guys, na parang na-irita siya, guys. Dang! So, gina-change topic ko na lang. Oh my God, kami pa yung mag-aaway. So, ayun guys. So, well, see na lang. Kasi yung mga kano kasi, kung ano yung sinasabi nila, gina-stand talaga nila yung mga words na mga ganun. So, ayan, hinayaan ko siya. Ayokong mag-aaway kami dahil noon. So, yung gusto niya, okay, bahala ka dyan. So, ayun. Oh, we'll see na lang kung magsasucess ba siya, kung sakasakali mag-inter siya dito sa Philippines if he try to come here. You know, alam niyo yon.
So ayun guys, alam niyo naman yung mga foreigner, 'di ba? Kung may sinasabi, kailangan i-follow natin, 'di ba? Kasi magalit 'yan, 'di ba? Alam niyo 'yun, kayong mga nag-LDR diyan, huwag niyo akong i-question diyan. Charot. Titingnan na lang natin kung makapakita na siya ng ticket sa atin ba na, "Oh, I come into the Philippines." Charot, char. Pero I think things are going well naman dito, I think. We'll see na lang kasi si Biden na ngayon ang president, 'di ba? Baka malay natin tomorrow i-allow na niya ang mag-open ng embassy, di ba? So, hayun guys. So, yun na po yung ma-update ko for today. Sana malinawan kayo, ha? So, hindi ko lang alam yun. Si Piancy yung nagsabi sa akin na mag-ani-ani siya sa Philippines. Ino-open ko sa inyo kasi excited din ako. Baka gusto ng Piancy nyo na pumunta rin dito. Alam mo yun? So, hayun. Hi, Lord. So, yun na po guys. Thank you for watching and see you on my next one. Bye!